Hello, welcome back to my channel. Okay, konting news po muna tayo, no? Magre-react po ako sa article na nabasa ko sa Business World. Ang sabi po dito, Maharlika restricted to projects that return 10%. Okay, legendary finance secretary Benjamin Jokno, no? Institution na po ito, no? Ang tagal-tagal na po na pinagsisilbihan po na ni Secretary Jokno, no? Ang ating bansa, no? Sabi daw po dito, sasalain daw po ng Maharlika Investment Fund na dapat lahat ng papasukin nila 10% at least ang kikitain, no? Maliwanag po, 10% ang target po nila. Okay, baba po tayo. Ayan. Ang sabi po dito, we are going to make sure that every project that will be funded will have a rate of return of at least 10%. Okay, buting tingin po natin. Pag sinabi pong rate of return, ang alam ko po dito, ang context po nito ay laging per annum. Yun po ang pagkakaintindi ko po dito, no? Guys, correct me if I'm wrong. Kung may iba pang interpretation of ang rate of return kung hindi per annum. Ngayon, pag sinabi pong at least 10%, guys, mahirap pong gawin po ito. Lalo na po pag malaki ang pera na hinahawakan po ninyo. Para po sa atin, no, ng mga normal na tao, kaya po natin gawin yan 10% kasi maliit po ang pera po natin. Pero pag umaabot na po ng bilyon ang pera na minamanage po ninyo, mahirap po maghanap ng 10%. Actually po, si Warren Buffett, ito po ang hurdle niya. Ang hinahanap niya ay opportunities that gives 10% or better. Kaya nga po, for the past decade, nakikriticize po si Warren Buffett kasi nagpa-pile up na po yung cash niya. Umabot na po yata siya ng 140 billion US dollars. Hindi niya ma-deploy-deploy, hindi niya ma-invest-invest kasi wala siyang makita na 10% ang nare-return. Wala po siyang makita, eh. So, ewan ko po guys, sa tingin niyo po ba, kayang-kaya po ba ito na magmamanage ng Maharlika Fund na makakita ng mga opportunities na 10% ang result? Ayan, no? Per annum, per year, no? Okay. And then, yung isa po nabasa ko po dito sa ilalim na medyo interesting, many projects daw have a 25% return of investment. Ito guys, para po sa akin, in my humble opinion, hindi ko po kinikriticize ang government, pero mukhang hindi po realistic ang 25% return of investment. Mukhang wala pong ganyang investment opportunities. Kung meron man po, siguro mag-a-appear lang po yan in a small window of time. Siguro po, a few days lang po yan, wala na. Bakit po kasi, pag meron pong magandang opportunity, of course, ang mga tao mag-uunahan. Mag-uunahan po ang iba't ibang fund kasi ang laki po ng 25%. So much so, pag nag-uunahan ng mga tao, mawawala na rin po ang yield po na yan. Tataas po ang price po niyan. Pag tumaas ang price, bababa po ang yield, no? Bababa pa rin sa normal po yan na below 10%. So I think, hindi po ito realistic in my humble opinion. Pero kayo po, anong sa tingin po ninyo? Kaya po kaya itong 25% na sinasabi po sa article po na ito? Ako po, in my humble opinion, I think ang ginagawa po nila dito, hindi ko po kinikritisis ang government po, ah. Nag-a-analyze lang po tayo ng numbers po dito. In my humble opinion, feeling ko, pinapanatag po nila ang loob po natin para mas maging acceptable po sa ating madlang people ang concept po ng pagkakaroon natin ng Maharlika Fund. Okay, no? So hindi ko na po masyadong titingnan yung mga dito, no, yung mga tungkol sa projects na yan, tungkol sa board of members, no. Ang diretso na po tayo dito kung saan manggagaling yung pera. Ang sabi daw po dito, manggagaling sa Land Bank, Development Bank of the Philippines, no? 50 billion and 25 billion respectively, no? So 75 billion po 'yan, no? And ang national government magbibigay ng another 50 billion. So 125 billion po ito, no? And si Banko Central for 2 years magbibigay din po siya ng pera. Ang nagustuhan ko po dito, guys, ay hindi na po sa SSS and or sa GSIS manggagaling po ang pera. Yun ang maganda po dito. Yun po kasi ang kinakakabahan po natin. Actually, meron po akong review po nito, no, ng SSS. Meron po akong video, panoorin po ninyo. Kasi po ang SSS po, nagkakaroon na po sila ng problema kung paano maging sustainable ang SSS po, no? Nahihirapan na po sila maging sustainable, no? Nagkakaproblema na po kasi sila sa pera. Panoorin niyo po yung video ko po sa taas. Ililink ko po. Ayun na po, kasi hindi po talaga sustainable. At kung mababawasan pa ang pera ng SSS para ilagay po dito, of course,
kakabahan po ang mga tao. Kaya good news po na dito na lang po sa Development Bank of the Philippines na lang, no? At sa Land Bank na lang manggagaling ang pera. Ngayon ang tanong ko po, guys, hindi ko po makita yung buong structure po nitong Maharlika Fund. Pero baka yung iba po sa inyo familiar, no? Paki-share niyo po sa baba. Pag ito po ba Maharlika Fund ay kumita, assuming maganda po ang takbo po nito, saan po mapupunta yung pera? Hindi ko po alam eh. Sino po ang makikinabang? Saan po ibibigay yung kita po nito? No? Paano po ibabalik sa public yung kikitain po ng fund po na ito? No? So kung may familiar po sa inyo, please makishare lang po sa baba. No? And siguro tatapusin ko po ito dito sa statement sa baba. Sabi po dito, the government has said na yung Maharlika Fund, return on equity, ibig sabihin sa stocks, no? Stocks, equity eh. Yan, could be as much as 8.64% each year. Okay, no? Guys, take note of the fine print as sabi dito, as much. Pag sinaming as much, maximum. Ibig po sabihin na sinasabi nila dito, 8% pababa ang kikitain po neto, no? So malaki po yung range. So pinaganda lang po ang pagkaka-phrase. So pero 8% pababa, ibig sabihin it could be anything. It could be 0, it could be 1%, it could be 2%, etc., no? So pinaganda lang po kasi po pag sinabi mong 8%, mahirap pong i-guarantee ang 8%. Medyo mataas-taas na rin po 'yan. Lalong-lalo na pag malaki po ang pera na minamanage. Again po, no? I-follow niyo po yung mga malalaking funds po na nagmamanage ng billion-billion na pera. Usually po mababa lang po ang kinikita po nila per year kasi mas mahirap po mag-manage ng malaking-malaking pera. Mas madali pong i-manage ang pera po nating mga common na tao na maliliit lang po eh, no? Mas madali pong i-manage mas maraming opportunity na malaki ang kita. Pero pag malaki ang fund, no, ang hirap pong gawin po niyang 8% po na yan, no? At siguro po hanggang dito na lang po, no? Please share your thoughts on this article. Again, hindi po tayo nagki-criticize ng ano. Katuwaan lang po ito na binabasa lang po natin at nagre-react lang po tayo, no? Salamat po, guys! Thank you! Bye-bye!